Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Saan man tayo sa mundo, biro bagong lahat. Palakpakan muna natin ang ating mga sarili, mga kababayan. Kahit hindi po masaya ang ating pag-uusapan ngayon, pero rangkay ng buhay, mga kababayan. Dahil ang balit natin ngayon ay bangkang pangisda, sinalpok ng foreign vessel, tatlong Pinoy patay. Kawawa na mga kababayan natin dyan, mga kababayan. Naghanap buhay lang, tapos sasalpukin pa ng foreign vessel ang kanilang bangka. Ayon po dito sa balita, mga kababayan, sa Baho de Masinloc, tatlong mayingisdang Pinoy ang patay matapos na mabangga ang isang oil tanker ang sinasakyan nilang bangka sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Batay sa ulat ng PCG, ang insidente ay naganap noong Lunes ng madaling araw, October 2. Kasalukuyang umanong nakadaong ang bangkang FFB Darren sa layong 85 nautical miles northwest ng Scarborough Shoal nang bigla na lang itong banggahin ng tanker na nagresulta ng paglubog nito, mga kababayan. Grabe. Tatlo sa mga mayisdang sakay ng bangka ang kumpirmadong namatay, ngunit hindi pa pinangalanan ang mga ito. Isa naman sa 11 nakaligtas sa insidente ang nagsabi na kabilang sa namatay ang kanilang kapitan. Ang mga bangkay ng mga tao ay dinala na sa Barangay Kato sa Infanta, Pangasinan. Kababayan, panahon natin yan, mga kababayan. Taga Pangasinan pala yung mga biktima. Nagawa lamang umano ang mga survivors na makaalis sa lugar gamit ang 8 service boats. Ang naturang insidente ay inuulat lamang nitong Martes ng umaga. Ayon sa Philippine Coast Guard spokesperson na si Admiral Armand Balilo, maaring natutulog ang mga mayisda nang naganap ang insidente kaya't hindi nila nakita ang oil tanker. Binangga ba yan? Ang lubang-lubang ng dagat, mga kababayan. Bakit napuruan sila? Bakit nabangga pa ang kanitang bangka? Isinagawa lamang investigasyon, lumilitaw na ang Pacific Ana crude oil tanker ang bumangga sa fishing boat ng mga mangingisda. Tinignan nating mabuti kung ano yung circumstances dito sa insidente. Gaano kalaki yung barko, yung mga locals ba ay hindi sila nakita, at siyempre yung lagay din ng panahon para mag-contribute doon sa visibility ng area. Sabi po ng spokesperson ng Philippine Coast Guard sa kanyang panayam sa radyo, mga kababayan. Kinapanayam na rin umano ang kanilang mga tauhan, ang mga nakaligtas na mangingisda kaugnay sa pangyayari. Pagtitiyak po ng spokesperson ng PCG, nakahanda po tayong magbigay ng assistance sa pamilya ng mga biktima. Yan po ang balita dyan sa Baho de Masinloc, mga kababayan, hindi natin alam. Wala pa tayong balita kung sino talaga ang nakabangga sa isang bangkang pangisda ng ating mga kababayan. So, nakikiramay po kami sa mga biktima po ng pagsalpok ng isang foreign vessel sa bangka ng mga mayingisdang Pilipino. So yan lang po ang ating ibabalita ngayon, mga kababayan. Salamat po ng marami. Huwag kalimutan mag-subscribe sa George R. Blatts at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para sa ganun ay manotify tayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Salamat po ng marami. Again, George R. Blatts.